Magandang umaga mga ka-backyard. Ayun, nandito ulit tayo sa ating backyard at ipapasilip ko sa inyo yung mga bago nating mga nabiling mga native heritage chicken. So yun na nga, nung nakaraan nagpunta tayo sa Baras Rizal. So bumili tayo ng mga native, yung mga upgraded na native chicken. So nandun sila ngayon. Ayan. So maya maya ipapakita natin at magbibigay tayo ng update kung ilang itlog ba ang possible na match namin sa loob ng isang araw sa 40 pieces na mga hen at magkano ang possible na pwede nating kitain sa 40 pieces na mga hen na mga native heritage chicken. Ito mga ka-backyard, meron na rin tayong nakasalang ng mga itlog ng mga native heritage chicken. Ayan. So ito ay nasa mga 25 pieces na mga itlog. Ayan, 25 yan na piraso. So ayan, ito yung ano DIY lang na ano na incubator. So ayan, ginawa ko lang siya. So susubukan natin kung makakapag-hatch. Pero chine ko naman siya. Meron naman dito mga fertile tapos merong hindi pa. So ito ay sinalang ko nung February 3. So ano na ngayon, February 9 ngayon. So ayan, ilang days na siya. So malalaman natin yan after 10 days. So pagka ito ay napisa ay ibabalikan ko kayo para i-update kung naging successful ba yung paggawa natin ng DIY na incubator. Mga ka-backyard, meron din ako dito ng ano, golden chicken or yung tinatawag na bap or pington. Para siyang ano, para siyang 45 days. Yan, makita nyo. Pero malalaki sila. Pero sila ay mga native chicken din, mga heritage din sila. Ayan, meron akong isang rooster, tatlong hen. So ito ay nangingitlog na. Ayan, yan ang kagandahan sa mga ready to lay na mga materyales. Hindi ka na maghihintay ng ano, matagal. So pagbili mo, ayan, mga 1 to 2 days lang, mangingitlog na sa'yo. Ayan, so sila ay 3 days pa lang dito. So nakapagitlog na sila ng tatlong piraso. So ngayon, abangan natin kung mangingitlog ba sila ulit. Ayan, malalaki sila. Itong mga bap or pington, ayan, makikita nyo siya, yung size niya. Huliin natin itong isa. Okay, mga ka-backyard, ito yung aking bap or pington. Ayan, ang laki niya. Ito yung female. Ayan. So, ito, medyo may kamahalan sa market ito. Ang bentahan nito ay nasa 4,000 ang pares ng bap or pington. So, depende sa seller kasi. So, ito, mura ko lang siyang nabili kasi yung may-ari nito ay rush daw kasi nilipat niya ng bahay, so nagkakaproblema doon sa pinaglipatan niya. So instead na magkasakit, ang ginawa niya, in-out niya na lang na mura. So natsempuan naman natin, kaya binili natin. Ayan. So ito yung bap or pington na mga native chicken. So ito mga ka-backyard, magpapakain muna tayo ng ating mga alagang mga pakawala. So yun yung mga pabo na nabili natin na nakaraan. Ayan. So nag-itlog na rin ito, pakita ko sa inyo. May itlog na yung isang inahin. Hindi ko lang alam kung dalawa na itlog, pero nung nakaraang araw nag-itlog na siya. Ayan, ito nag-iisa pa lang. Isa pa lang yung itlog nung ating pabo. Ayan. So mamaya sasampahan na ulit niya yan. So titignan natin kung mangingitlog ulit. Sa ngayon mga ka-backyard, ang pinapakain ko sa kanila ay itong GMP4. Ayan. Pero hindi pa ito ano, ay hinahaluan ko siya. Ito yung egg layer, ito yon. So hinahaluan ko siya nitong ano, vitamins na ano, egg 1000. Ayan. So ito yung pangalan niya. Ayan. Pwede nyo mabili ito sa mga poultry supply. Ayan. So para makatulong, para mas mabilis sila mangitlog. So ang ginagawa kong sequence sa umaga, egg 1000, ito yung egg 1000 natin. Ayan. Then sa hapon, ito namang Bitwin Pro. So ang ginagawa ko yan, iahalo ko lang siya dito sa pagkain natin. Ayan. Ito yung ating GMP4. So ito ay katumbas ng duck layer.
Ayan. So pwede ring ano, mas mabilis na umitlog yung inyong mga manok pagka itong pinakain ninyo. Para mas makatipid kami sa pigs, meron kami dito ng darak na formulated na, hinaluan na namin yan. So ito yung corn grits. Hinaluan namin siya ng corn grits, tsaka duck layer din. Ayan. Duck layer, tsaka soy meal. So ito yung ano, ito yung ano. Hindi namin muna pinupurong ganito, baka kasi target natin is makapag-produce ng maraming itlog. Kaya hindi pa tayo nagbibigay sa kanila ng ano, ng alternative lang. So hindi tayo nagbi-maintenance, so pampaitlog muna. Pero hinahaluan natin ng ano, ng darak, itong formula namin ng darak, para kahit papaano makatipid kami sa pagkain. Kasi pag purong GMP por ay mabilis maubos yung isang sako. Ayan. So yung mga kabakyard, ang ginagawa namin, hinahalo namin sa pagkain nila yung ano, yung egg 1000. So ito sa umaga, itong pakain sa kanila yung egg 1000 ang hinahalo, then sa hapon naman yung Bitmin Pro. Ayan. So hinahalo natin para yung ano, yung vitamins, yung pampaitlog ay talagang makakain nila. Hindi masasayang, kasi pagka pinainom na natin sa kanila, maraming masasayang kasi hindi naman nila lahat maiinom, then madudumihan lang. Kaya ito solid na lahat ay makokonsume nila. Okay, pakainin muna natin itong mga pag-aala natin. So dito natin sila binibigyan ng pagkain sa malapit sa itlogan nila. So yan mga kabakyard, napaka-importante ng feeding program sa kanila, kasi pagka nagkamali ka ng pagkain or yung pinakain mo ay hindi suit dun sa gusto mong palabasin, di ba? Gusto mo ng maraming itlog. So syempre, papakain mo sa kanila yung pampaboost para mas mabilis sila mangitlog. Kung gusto mo naman ay meat type, syempre, ang papakain mo sa kanila yung ano, mabilis magpataba. So depende 'yon sa ini-aim mo na gusto mong palabasin sa mga manok mo. Ayan. So ako ang ini-aim ko kasi sa more on egg, kaya ang pagkain ko ay yung mabilis silang mangingitlog, yung continuous silang mangingitlog. Siyempre, yung mga alaga natin para bigyan tayo ng magandang result, kailangan hindi rin natin sila tinitipid sa pagkain, kasi nandun talaga yung key. Kahit sa mga isda, sa mga experience namin sa isda, hindi namin tinitipid sa pagkain, kasi pag tinipid, mas lalong ano, nagiging hindi maganda yung result. Kaya kung gusto mong palabas, gusto mong lumabas yung ini-aim mo na para sa project mo dito sa pagmamanok, so piliin mo yung mga pagkain na nababagay para dun sa project mo. Ayan. So para sa amin, kung gusto nyo ng ano, mas maraming itlog, so pwede nyong gayahin yung ginagawa namin. So sa pagpapakain. So sa ngayon, meron kami ritong nasa 40 plus na mga hen. So hen lang ang binibilang namin, hindi namin binibilang yung rooster. Kasi yung itlog ang hinahabol namin. Kaya yun ang binibilang namin, yung mga hen. Ayan. So sa ganito mga hen, nakakapag-harvest kami ng sa ngayon, since bago pa lang sila. Yung iba rito ay mga 2 days pa lang, nasa sa amin yung iba 3 days, yung iba 5 days. So pinakamatagal namin na alaga ritong heritage chicken ay nasa 7 days pa lang. Ayan. So isang araw nagre-range kami ng 10 to 15 na egg sa ngayon. So habang tumatagal kasi, habang nagiging condition yung mga hen natin, mas lalong dumadami yung ating na puproduce ng mga egg.
So, tinatarget namin na, na makapag-produce at least mga 30 to 35 na pieces na mga egg sa isang araw. So, ang layunin talaga namin sa project na ito is hindi yung itlog. Ang layunin namin makapag-produce ng mga sisiw, ng mga chicks. Kasi yun talaga yung ibibenta namin sa market. Yung mga sisiw na kasi mas mabilis siyang ibenta at saka mas mahal kumpara sa itlog lang sa fertile egg. So, sa 35 na mga egg na ma-harvest natin dito sa ating mga inahin, sa isang buwan, meron tayong 1,050 na mga itlog. So, kung papipisay natin yon at sabihin natin 70, sabihin natin 50% lang yung mapipisa sa kanya. So, meron tayong 500 na mga chicks. So, yun lang naman yung target talaga natin, 500 na sisiw sa isang buwan. So, kung meron tayong 500 na sisiw sa isang buwan, ibibenta ko yon ng 100 ang isa. Pwede akong kumita ng 50,000 a month. So, yun yung possible na ano na pwedeng kitain sa 40 pieces na mga hen. So, yun yung ini-aim natin na maabot dito sa ating breeding project na mga heritage chicken.